the wapa doodin' rig, a doodin' up a duh. Bakit sa usaping agrikultura, palagi na lang huli si magsasaka? Naghihikahos, naghihirap, nagugutom. Magbabago pa ba ang kanilang sitwasyon? Ito ay may solusyon. Ang South Cotabato Consolidated Rice Production Mechanization Program ay may layunin na pababain ang presyo ng bigas, maparami ang produksyon ng palay, at pataasin ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pinag-isang sistema na kung saan ang mga maliliit na magsasaka ay nagsama-sama upang palakasin ang kanilang pangkabuhayan. Natatangi ang programang ito dahil ito ay pangangasiwaan ng isang provincial government-owned and controlled corporation na magsisiguro na maipagpapatuloy nito ang nasimulang adhikain para sa ating mga magsasaka. Upang masiguro ang daloy ng proyekto, ito ay pamumunuan ng general manager kasama ang mga supervisors, farm technicians at mga laborers. Ang proyektong ito ay may panimulang 1,400 hektaryang lupain at ito ay hahatiin sa isang compact farm na siyang binubuo ng tag-iisang bloke na may sukat na 50 hektarya. Kalakip rin sa proyektong ito ang pagpapatayo ng South Cotabato Integrated Rice Processing Center kung saan ipoproseso ang bagong aning palay. Ito ay idadaan sa mechanized drying system. Mula dito, dalawa ang output na kalalabasan nito. Una, ito ay ilalagay sa silo kung saan kontrolado nito ang moisture content na magpapanatili sa pagiging bago ng natuyong palay para sa pangmatagalang pag-iimbak na aabot sa 6 na buwan hanggang 1 taon. Pangalawa, ito ay dadaan sa milling process para maging bigas para sa short-term storage o direktang ibebenta sa merkado. Ang mga naimbak na palay sa silo ay idadaan din sa milling system sa panahong kailangan na itong gamitin. Makikita rin dito ang mga pasilidad kagaya ng social hall, admin building, rice processing system, recirculating dryer and multi-purpose drying pavement, motor pool building, machinery maintenance, at finished goods in agri-inputs warehouse. Ang proyektong ito ay may project cost na nagkakahalagang 655.83 million pesos at merong average net income na 38.88 million pesos na inaasahan sa 10 taon. Ibig sabihin, ito ay may return of investment na 40.46%, internal rate of return na 30%, benefit cost ratio na 1.87% at net present value na 959.98 million pesos. Sa kabuuan, ito ay nagpapakita na ang pondong inalaan ay maibabalik na may malaking tubo. Ito din ang patunay na magiging mataas at lalago pa ang kita ng mga magsasaka sa darating pang mga panahon. Ang mga manggagawa ay bibigyan ng karagdagang kasanayan, makabagong kaalaman, sapat na mga kagamitan at makinarya at manibagong teknolohiya sa pagsasaka para sa mas mabisang proseso at produksyon. Ito ay magsisimula sa land preparation hanggang sa mabenta ang mga produkto sa merkado. Dahil ito ay korporasyon, magiging garantisado ang kita ng bawat kasapi. Mula sa produksyon, pagproseso hanggang sa pagbebenta, ang mga magsasaka ay magkakaroon ng maraming pagkukunan ng kita. Ang mga magsasakang napapabilang dito ay tatanggap ng buwanang sahod habang naghihintay ng ani. Kikita rin siya sa benta ng bigas at sa mga samot-saring byproducts. Kung ikukumpara sa solo farming, ang consolidated farming ay di hamak na may mas mataas na probabilidad ng tagumpay sa kabila ng mga karaniwang hamon sa pagsasaka. Para mas higit na maunawaan, ang solo farmer ay walang kaagapay kapag siya ay nabigo sa kanyang pagsasaka.
Subalit, sa consolidated farming, pantay na ipamamahagi ang kita sa mga magsasaka. Isa pa sa magandang katangian ng consolidated farming ay dahil sa maramihan na pagbili ng farm inputs, ay mas mapapamura ang presyo nito at madadagdagan ang kita ng mga magsasaka. Hindi lamang ang magsasaka ang makikinabang, kundi pati na rin ang buong sambayanan. Dahil kung mataas ang supply ng palay, bababa rin ang presyo ng bigas. Sa solo farming, si magsasaka pa ang maghahanap ng mamimili na dadaan sa middleman. Habang sa consolidated farming, ang korporasyon na ang mamamahala dito kung kaya naman masisigurado ang higit na mas mataas na kita. Dahil ramdam ng ating gobernador ang mga dinaranas ng mga magsasaka at sa malasakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang sitwasyon, ito ang nakitang paraan ni Gov. Jun Tamayo. Sa ganitong pamamaraan, wala nang magsasaka ang maghihikahos, maghihirap at magugutom. Sa South